Sorry, tawag ka ni Mama. Bakit daw? Ma, bakit? Stella. Oh, bakit may mga pulis? Good morning, ma'am. May masamang nangyari. Si Don at ang babae niya, nilooban, tinagtad ng saksak. Patay yung babae. Si Don? Si Don, nasa ospital, nag-aagaw buhay. Yung bata? Buhay, buhay yung bata. Mrs. De Castro, kailangan niyong sumama sa presinto for questioning. Sir, for Stella De Castro. Ayan po sila, ma'am. Stella. Dapat nasa ospital kami, hindi sa presinto. Nagdala ko ng abogado para sa iyo. Attorney Bautista, si Stella De Castro, siya yung accused. Ano bang nangyari kay Don? Kahit matagal ko na gustong patayin yung kabit nito, alam ng Diyos na hindi ko kayang gawin yun, Faith. Oo naman. Bakit nangyayari sa atin ang ganito? Sino yung pumapatay? Nabanggit mo, Faith, na nagpakita sa'yo si Eldon sa CR ng school? Oo, bakit? Noong araw na umalis si Don ng bahay, nakita ko si Eldon sa likod ng kotse niya. My God. Aminin ko na rin sa inyo. Noong araw ng field trip, nagpakita sa akin si Eldon bago mahulog yung bus, bago mamatay yung mga anak natin. Ibig ba sabihin nito, yung multo ni Eldon ang pumapatay? This doesn't make sense. Pero baka dapat kumilos na tayo. Anong nangyari sa'yo? Sino gumawa sa'yo nito? Sino gumawa sa'yo nito? Hello, Stanley. Hello, Han. Wala na si Don. Okay, Han. Ako na lang magsasabi kay Stella. Okay. Stella? Ano yun? Wala na si Don. Lang ngayon mag-isang mag-aayos ng nursery. Daya mo, ah. Titiisin ko na lang yung takot ko sa'yo. Tutal, magkakaanak na sina Mama at Sir. Kaya mawawalan ka na ng silbi. Ewan ko ba bakit tinanggap-tanggap ka pa ni Ma? Uy, pahirap ke. Palaga ka pa? Uy, akala mo naman kasi tatagal ka dito eh. Of course not! Ano ba? Thank you.
babain. Maawa ka. 3 + 3 = 5. Wag. Sagot, Lola. 6. 6 + 6 + 6 = ano, Lola? Parang awa mo na. Parang awa mo na. 6 × 6 + 6. Sagot. 18. Mali. Tama. Sinasabihan niya kung bobo noon. Pero ngayon, ikaw parang bobo. Tama na. Hindi mo alam ang sagot. Pwes, ipapasok ko sa ulo mo ang sagot. She's out of danger. Kung tumagal pa ng konti na hindi niyo siya nadala dito, malamang naubusan na siya ng dugo. Meron ba siyang nakaaway na pwedeng gumawa nito? Galit na galit eh. Hindi biro ang 27 stops na ginawa sa kanya. Wala ho kaming alam na kaaway niya. Mabait hong tao yan si Shirley. Halos hindi nga lumalabas ng bahay yan eh. Mauna na ako. Kung pwede na siya makausap, doon lang kami sa labas. Tawagin niyo na lang ho kami. Okay, thank you po. Mauna na thank po you. Ako. I'm salamat doing my rounds. Okay, thank you. Shirley? Shirley, si Faith to. It's okay. Sinong may gawa nito sa'yo? Sinong may gawa? Hinahika! 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 Stella, nabalitaan ko yung nangyari. Galing ako sa morgue. Sino ba'y pumapatay sa pamilya mo? Wala pa rin bang suspect hanggang ngayon? Nagpunta si Stanley kanina sa NBI para alamin yung mga nangyayari sa lahat ng patayan na to. Pati yung yaya ng anak namin muntik na kagabi. Alam niyo, umiikot lang naman sa atin yung mga pinapatay eh. Ano kung nalaman ko dun? Well, this may sound ridiculous. Pero nangyari lang naman ang lahat ng ito nung dumating yung mga manika sa buhay natin. Ang ibig niyong sabihin, yung mga manika ang pumapatay sa tao? Paano mo pa nga ba mapapaliwanag ang lahat ng ito? Ma'am, lahat ng tao sa paligid ko buhay. Maliban sa anak ko. At ang manikang yun, ang muling bumuhay sa akin. Gusto mo itapon ko, ganun ba? May atraso ka. Kaya wina-warningan kita. Yung kaso ni Eldon, may kasalanan ako, pero mas may kasalanan kayo. Lalo na ang asawa mo. Eh ako, anong kasalanan ko? Anong kinalaman ko dun sa kasong yun? Bakit pati pamilya ko nauubos? Ikaw lang ang makakasagot ng tanong mo, Stella. Ano nga bang naging atraso mo kay Eldon?